Ngayon, magpi-feeding time tayo ng mga goldfish fry ko using ang baby brine shrimps. So last time, ang pinakita ko sa inyo kung paano mag-prepare ng baby brine shrimps. So ngayon, ang ipakita ko naman sa inyo kung paano mag-harvest ng baby brine shrimps at mag-feeding ng mga goldfish fry. So ito, panoorin nyo. Ito na yung hatchery natin ng baby brine shrimp. So ang pag-harvest ng baby brine shrimp dito sa hatchery na to ay dapat naka-stop na ng ang aeration, wala ng hangin, nang walang bubbles. Kasi ang mangyayari kapag wala na bubbles, ang mga egg na hindi na-hatch nandito sa taas. Ayan, yung mga eggs yan ng brine shrimps na hindi na-hatch. At saka yung mga na-hatch na na egg, ito na mga brine shrimps na to. Dito yan sila sa baba. Ayan, kung mapansin nyo, kulay yellow. Ayan, itong yellow na to. Ayan. So kung marami yan, maraming eggs na nilagay ko dito, parang kulay red pa yan ang tubig. So ayan sila, kulay yellow. So ito nasa 24 hours na, and yan na ang mga na-hatch na mga brine shrimp. So ngayon, i-harvest natin to, ang mga brine shrimp na to, at i-feed natin sa mga goldfish fry. Ang pag-harvest ng mga brine shrimps, gamitan natin ng turkey baster. So itong turkey baster, ito yung gagamitin natin sa pag-harvest ng mga brine shrimps. So ganito lang, ganyan lang kadali. So dapat ang mga nasa taas na yan, hindi kasi mga eggs yan, and dito tayo sa pinakamababa magkuha. So ayan, so ayan, pumasok na sa turkey baster. Ayan, so ito lahat na yan, mga brine shrimps na lahat yan. O, nandiyan na sila, and ilipat na natin dito sa lagayan. Then, meron pa yan natira. Kunin pa natin ulit yan. Ganyan lang. So, dapat huwag ma-disturb yung sa taas na banda, no? Para manatili sila dyan sa taas. Yung mga eggs na hindi pa na-hatch. Ayan. And then, ayan na ulit yung mga brine shrimps. Lipat na natin ulit dito. Then, tanggalin natin lahat, no? Nasa baba. Ngayon, mapansin nyo dito, may mga eggs pa na hindi na-hatch. And dito, mayroon pa mga brine shrimps, no, na hatch na, na lumulutang pa dito sa tubig. Yan. So ngayon, ibalik lang natin ang aeration. Okay. So ito siya, pwede pa tumagtagal ng 3 days. Okay. Kung kaunti lang ang pinapakain natin, pwede pa yan siya tagal ng 3 days. Ngayon, balik natin yung hangin. Ayan. Para itong mga natira, mag-hatch pa yan. Ayan. So, dadami pa yan sila. Bukas ng umaga, harvest ko na naman ito at i-feed ko naman sa mga goldfish fry ko. So, ngayon, ito na ang na-harvest ko. So, itong tubig na to, dagdagan pa natin yan ng tubig sa aquarium. Kasi kung itong purely i-fed natin diretso, may salt kasi ito ang tubig, no? Maalat. So, may tendency na hindi makaya ng mga goldfish fry. At may tendency na mamatay yung mga goldfish fry dahil sa alat na tubig. So, ang gagawin lang natin, dadagdagan lang ito ng tubig ng nasa aquarium. Dito tayo kukuha ng tubig
ay dadagdag natin dito sa mga brine shrimps. Yan, para mag neutralize ng alat na tubig, no? Para hindi siya maging maalat masyado. Dagdagan natin ng tubig. Yan. Kasi pag hindi natin dagdagan ng tubig, mayroong tendency na mamatay yung mga goldfish fry. Kasi hindi nila kaya yung alat ng tubig. Ayan. So, yun na yan. Please, madami na. Ngayon, ito, pakain na natin sa mga goldfish fry ko. Ito na yung tank ng mga goldfish fry ko. Pinakita ko na rin to sa inyo last time. Yan, medyo malaki-laki na sila. Ngayon, itong brine shrimp, feed natin dito sa mga goldfish fry. Yan, ganyan lang. Then, yan, ikalat lang natin. Para, ang mga goldfish fry kasi nakakalat yan sila dyan. So, para lahat sila makakain, kalat natin. Yan, ganyan lang mag feeding ng mga goldfish fry using itong baby brine shrimps. Yan. Ganyan lang kadali mag-fed ng mga goldfish fry. So, ang mangyari dito, no, yung ibang mga goldfish kasi, mayroong mga mabilis maglaki, mayroon ding mga mabagal ang maglaki. So, itong mga mabilis maglaki na mga goldfish, mayroong tendency na kakainin nila yung mga maliliit na goldfish na mabagal maglaki. So, pagdating nila ng 1 month, pwede na natin i-separate yung mga malalaki sa mga maliliit na mga goldfish para maiwasan natin nakainin ng mga malalaki yung mga maliliit na mga goldfish. Ito din, may mga goldfish din ako dito na mga fry. Yan, dito medyo malaki-laki na. Ngayon, i-fed din natin ito ng mga brine shrimps. Feed din tayo ng mga brine shrimps dito. So, medyo malaki na dito yung mga fry ko. Ayan. So, lagi ko rin ito finifed ng brine shrimps at saka grindleworms. So, later, pakita ko naman sa inyo kung paano mag-prepare ng grindleworms para naman dito sa mga goldfish fry. So, ito, mga ganito kalaki, pwede na to sa grindleworms. And ito din, ganito kalaki, grindleworms na yan. And ito, mga ganito kalaki, fish food na yan, tsaka Daphnia magna. So wala akong to be fix, kaya hindi ko sila ma-feed ng to be fix. Daphnia magna lang. Ito naman dito, malalaki na to ng mga goldfish. Yan, so ang pinapakain ko dito ay grindleworms. Yan. So mas mabilis sila kasi maglaki pag grindleworms ang pinapakain ko kanila. Yan, medyo malalaki na. And Daphnia din, pinapakain ko rin ito ng Daphnia. Kaya lang, ang stock ko ng Daphnia, kaunti lang, madali maubos. So, nahanap ako ng alternate na live food. And, mayroon akong grindleworms. And so later, pakita ko sa inyo, paano mag-alaga ng grindleworms, saka mag-feeding ng grindleworms, dito naman sa mga malalaking goldfish fry ko. Kung meron kayong mga question o suggestion, i-comment lang po sa ilalim ng video na ito. At para sa mga updates, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click ang bell button para ma-notify kayo sa pinakabagong videos ko. Hanggang sa muli, isa namang magandang araw sa inyong lahat.